The Philippine Showbiz List presents tunay na pagkatao ni Miss Supranational Philippines 2023 Pauline Amelinx. Ang Boholana Belgian host, model at beauty queen na si Pauline Cocharo Amelinx o mas kilala sa tawag na Pau Pau ng mga taong malalapit sa kanya ay ipinanganak noong August 26, 1995. Siya ay nagmula sa Barangay Tubigon, Bohol sa kanyang amang Belgian at Filipinang ina. Sa isang YouTube vlog ni Pauline na ibahagi niya na mahalagang parte ng kanyang childhood ang Bohol at Belgium. Katunayan, kahit na lumaki raw siya sa Belgium mula sa edad na 2 hanggang 12 taong gulang, sa 10 taong pananatili niya raw sa naturang bansa ay kasabay din ito ay napalapit ang puso niya sa Pilipinas. Tuwing summer kasi ay umuwi silang pamilya sa Bohol at dito niya ginugugol ang buong panahon ng kanyang bakasyon na dahilan kung bakit napamahal na rin ito sa kanya. Bukas si Pauline sa pagpapahayag kung gaano siya ka-proud sa pinagmulang lugar kung saan ay naranasan niya ang simple at masayang pamumuhay sa probinsya. Naroon ang pagbabaliktanaw niya sa napakagandang karanasan ng kanyang kabataan kung saan ay nakakapaglaro siya ng mga palayan at maging sa iba't ibang farm animals tulad ng kambing. Isa din sa kinaaliwan ni Pauline ay ang pagkikipaghabulan niya sa mga tutubi. Bukod pa rito, ang paninirahan niya sa iba't ibang lugar ay nakatulong din ng malaki sa kanya. Nariyan ang pagkikihalubilo niya sa ibang tao at natuto ng ibang lengguwahe. Katunayan, 5 wika ang kayang gamitin ni Pauline. Matatas siya sa pagsasalita ng Flemish at English. Proud din siya sa pagsasabing kaya niya magkipag-usap gamit ang Filipino at Bisaya. Dagdag addition din sa tutunan niya ay ang basic French. Mula sa Belgium ay tuluyan na ang pananatili ni Pauline sa Pilipinas. Noong April 2017, nang makuha niya ang Bachelor's Degree in International Studies and Major in European Studies mula sa Cebu Doctors University sa Mandawi City. Pageantry. Aminado si Pauline na wala sa kaisipan niya noong una na darating ang araw na tatahakin niya ang mundo ng pageantry. Katunayan, dream job niya talaga nung bata pa at pati na rin na kanyang ina para sa kanya ay ang maging isang matagumpay na doktor siya balang araw. Ngunit tila iba nga ang nakatadhana para sa kanya. Bago tahakin ang pageant world, ay nagtrabaho muna siya bilang retail and sales consultant sa isang furniture store. Sa angking ganda at tindig ni Pauline, hindi nga nakapagtatakang pasukin niya ang modeling industry. Bilang professional runway model, ay nakatrabaho niya ang iba't ibang designers. Ito rin ang isa sa nagbukas ng oportunidad sa kanya para pasukin ang beauty competition. Masasabi ngang veterana na si Pauline sa larangang ito na makailang beses din na sumugal at hindi kailanman sinukuan ang pag-abot sa pangarap. Inumpisahan niya ang kanyang beauty queen journey sa kanilang probinsya nang siya ang maging kinatawan ng kanilang barangay para sa Miss Bohol 2017. Hindi naman nabigo si Pauline nang mauwi niya ang pinaglalaban ng corona. Lingid sa kaalaman ng karamihan, naging katunggali niya noon ang Miss Universe Philippines 2019 na si Gazini Ganados na siya namang nakapag-uwi ng first runner-up. Maliban dito, si Pauline din ang itinanghal na Miss JCI Philippines 2017. Kasunod nga nito ay ang pagtahak niya sa national pageant kung saan siya naging kinatawan ng Bohol sa Mutya ng Pilipinas noong 2018. Hindi man pinalad si Pauline na mauwi ang corona, ay nakamit naman niya ang titulong Mutya ng Pilipinas Global Beauty Queen 2018 at nakakuha ng 2 special awards. Siya dapat ang maging kinatawan ng Pilipinas sa Global Beauty Queen 2018 sa South Korea at ito rin dapat ang kanyang kauna-unahang international beauty pageant. Pero sa kasamaang palad ay nakansila ang nasabing kompetisyon dahil sa nangyaring tensyon sa Middle East noong mga panahon na iyon. Advocate of hope, ambition, and body positivity. Masasabi ngang beauty with a heart si Pauline. Taong 2019 nang siya ang mahirang bilang ambassador ng Yellow Boat of Hope Foundation. Naging instrumento si Pauline sa pagpapalaganap ng awareness sa kahalagahan ng pagbibigay ng edukasyon sa underprivileged children sa coastal at malalayong komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maliban sa pagbibigay halaga sa edukasyon, ay passionate din siya patungkol sa yamang dagat.
Bilang free diver, ginamit ni Pauline ang hobby na ito upang maging marine conservation advocate. Sa pamamagitan ng kanyang talento sa art, ay ginamit din niya ang paraang ito upang mabigyang edukasyon ang mga bata patungkol sa pangangalaga sa karagatan. Katunayan, ang kanyang unang coloring book ay para sa mga bata kung saan ay makikita rito ang drawings ng iba't ibang marine creatures at pagsasalarawan patungkol rito. Ito ay simula pa nga lang ng kanyang vision na gamitin ang art sa pag-promote ng marine conservation. Hindi nga natigil lang dyan ang albokasya ni Pauline dahil noong kasagsagan ng pandemya ay inilunsad niya ang kampanya na tinawag na Hope in the Box. Dito ay personal siyang namahagi ng mga coloring books, face mask, powdered milk, fruits, and snacks. Sa pamamagitan nito, umaasa si Pauline na makakapagpalaganap ito ng pag-asa, kasiyahan at education sa mga kabataan sa Bohol at papalawak din ang kanyang mission nationwide sa marine conservation sa pamamagitan ng kanyang coloring books. Hindi na rin baguhan pa si Pauline sa body shaming. Makailang beses siyang nakatanggap ng pangungutya noon dahil na rin sa kanyang timbang na inamin niyang nakaapekto sa kanyang mental health at maging tingin niya sa sariling pangangatawan. Ganun pa man, sa halip na iwasan ang mga natatanggap na mga negatibong komento, ay hinarap niya ito ng buong tapang. Ito anya ang ginamit niyang lakas kung saan ay mas nangibabaw ang self-worth, self-acceptance, at self-love kesa sa opinyon ng ibang tao at gagamitin ang boses na ito para sa kabutihan. Miss Universe Philippines Journey. Maliban sa titulo at corona, ay malaking bahagi din ang pagsabak ni Pauline sa pageantry upang mas mapalawak pa ang kanyang advokasya at magsilbing inspirasyon. Naging bukas na aklat na nga sa publiko ang kanyang paglalakbay sa mundo ng beauty pageant, lalo na ang makailang beses niyang pagsubok para makuha ang titulong Miss Universe Philippines. Matatanda ang unang nagpamalas ang Boholana beauty ng kanyang ganda at talino sa Miss Universe 2020 pageant, kung saan siya ang naging third runner-up ni Rabia Mateo. Hindi naman pinanghinaan ng loob si Pauline dahil noong nakaraang taon ay muli niyang sinubukan ang kanyang swerte. Hindi man nakuha ang panalo, siya naman ang itinanghal na Miss Universe Philippines Charity 2022. Sa inilabas sa dokumentaryo ng Empire Philippines, inamin ni Pauline na umasa siyang may papanalo ang titulong Miss Universe Philippines 2022. Pero sadyang hindi para sa kanya ang corona dahil si Celeste Cortese ang itinanghal na title holder ng gabing yon. Miss Supranational Philippines 2023. Wala nga sa bokabularyo ni Pauline ang salitang pagsuko dahil sa katlong pagkakataon ay sinubukan niyang muli ang kanyang kapalaran sa Miss Universe Philippines. Katunayan, ang paglahok niyang muli ay hindi last minute decision, kundi ilang buwan din niyang pinag-isipan at humingi pangaraw siya ng payo sa mga pinakamalalapit niyang kaibigan. Sinigurado din ni Pauline ang paghahandlang kanyang ginawa upang mauwi ang panalo, kung saan ay inilabas niya ang buong confidence at heightened sense of self-assurance. Maliban dyan, isang araw sa lesson na kanyang natutunan ay ang maging totoo sa sarili na hindi kailangan maging perpekto. Hindi naman ikinaila ni Pauline na naroon ang takot na baka naumay na sa kanya ang mga tao sa paulit-ulit niyang pakikipaglaban. Pero sa kabila nito, ay masasabi niya rin daw na grateful pa rin siya dahil sa suportang natatanggap niya mula sa mga taong patuloy na naniniwala sa kanyang kakayahan bilang isang beauty queen. Hindi nga binigo ni Pauline ang kanyang mga tagahanga dahil umpisa pa lang ay naroon na ang pagpapakitang gilas niya at kapansin-pansin ang determinasyon nito na mauwi ang titulo. Katunayan, siya ang isa sa tinuturing na front runners at dark horses ng kompetisyon. At sa ginanap na Grand Coronation Night noong gabi ng May 13, 2023, ay walang sinayang na panahon si Pauline at nilabas ang lahat ng kanyang alas. Isa siya sa 38 kandidata na naglaban-laban para sa titulong Miss Universe Philippines 2023. Ngunit sa ikatlong pagkakataon ay tila hindi umayon kay Pauline ang swerte dahil ang kinatawan ng Makati na si Michelle D ay nakapag-uwi ng titulo. Ganun pa man ay hindi umuwing luhaan si Pauline dahil hindi man nakuha ang inaasam na corona bilang Miss Universe Philippines, siya naman ang kinoronahang Miss Supranational Philippines 2023. Dahil dito, siya ang magiging kinatawan ng bansa para sa Miss Supranational 2023 pageant na gaganapin sa Poland sa darating na Hulyo ng taong ito. Sa kabila ng ingay na dulot ng koronasyon, pinatunayan ni Pauline ang katangian ng isang tunay na beauty queen.
isa siya sa naunang napaabot ng pagbati at suporta sa pagkapanalo ni Michelle. Pahiwatig ito na walang tensyon sa pagitan nila. Pauline's touching moment with her mom. Hindi naman sekreto ang pagbibigay importansya ni Pauline sa kanyang mga magulang. Katunayan ay makikita sa kanyang social media accounts ang hayagan niyang pagpapakita ng pagmamahal at pagbibigay pugay sa mga ito. Nariyan din ang buong suporta ng mga ito sa kanyang mga pangarap, lalo na sa paglalakbay niya sa beauty pageant. Naibahagi ni Pauline sa isang interview na daddy's girl talaga siya nung bata pa siya dahil mas may pagkamahigpit umano ang kanyang ina kumpara sa kanyang ama. Paliwanag niya na complete opposite ang kanilang pag-uugali dahil nga sa nag-iisang anak na babae ay naroon daw ang pagka-istrikto ng ina kung saan ay maraming binabawal sa kanya at aminado si Pauline na nagre-rebelde siya minsan. Pero hindi naman daw ito nakahadlang sa pagkakaroon nilang mag-ina na magandang relasyon. Habang lumalaki ay naiintindihan niya na kaya nagiging mahigpit sa kanya ang ina ay dahil sa pagmamahal nito sa kanya na gusto lamang siyang protektahan. Naging pasalamat din ni Pauline sa mga magulang na kahit only child ay hindi siya pinalaki ng mga ito na spoiled. Bagkus ay naroon ang mga magandang values na pinabaon sa kanya na nagagamit niya at naibabahagi sa iba. At kung pagmamahal nga ng isang ina ang pag-uusapan, maraming puso ang nadurog sa eksenang kuha matapos ang coronation night. Viral ngayon sa social media ang video na naibahagi ng isang fan ni Pauline kung saan ay makikita rito na umiiyak ang beauty queen habang kinocomfort ng ina. Kwento ng fan, nung magkita ang mag-ina ay wala na raw usap-usap pa ang mga ito kundi diretsyong nagyakapan na. Narinig po muna niyang sinabi ni Pauline na, "I'm okay, mama." I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!